Si Magellan nga ba ang unang nakaikot sa buong mundo? Sa mga nakaraang video, pinag-usapan natin ang pinakaunang bayani ng Pilipinas, si Lapu-Lapu. Pero may isa pang tao na tila kadugtong ng pangalang Lapu-Lapu. Ang tinalo niyang banyaga na si Magellan. Konti lang ang alam natin sa sikat na manlalayag. Sino nga ba si Ferdinand Magellan? Ano ba ang buhay niya bago siya dumating sa Pilipinas? At higit sa lahat, siya nga ba ang unang nakaikot sa buong mundo? Tara, pag-usapan natin. Ipinanganak si Ferdinand Magellan noong 1480 sa Sabrosa, Portugal, sa isang half-aristocrat family. Ang kanyang ama na si Ruy de Magalay sa isang opisyal sa syudad ng Aveiro, habang ang kanyang ina naman na si Alda de Mesquita ay may mga koneksyon sa royal court. Sa kasamaang palad, namatay ang mga magulang ni Magellan noong 10 taong gulang pa lamang siya. Pero dahil sa koneksyon ng kanyang ina, naging page boy si Magellan at ang kanyang kapatid na si Diogo para kay Queen Leonor. Sa Europa, ang page ay isang binata na nanggaling sa isang noble family na umalis sa kanila para magsilbi sa isang makapangyarihang tao o pamilya. Sa mga panahong iyon, ang Portugal ay isa sa mga bansang may pinakamagandang nautical arsenal. Sila ang may-ari ng mga pinakamaganda at mga modernong barko. Kilala din ang mga Portuguese para sa kanilang galing sa paglalayag at expeditions. Napakalaki ng kalakal noon sa African West Coast, subalit nahirapan sila magpunta sa lugar dahil marami ng Italian states ang nakagawa ng land-based routes papunta sa coast. Kaya naman, naisipan nila na magpunta dito gamit ang dagat. Ang explorer na si Vasco da Gama ang nakahanap ng paraan papunta sa African coast nang dumaan siya sa Cape of Good Hope at tumungo sa tibog na bahagi ng India. Dahil dito, nagkaroon ng magandang relasyon ang Portugal at Indian Kingdoms na nakatulong sa kanilang pagkalakal. Ang mundong ito ang kinamulatan ng binatang Magellan. Nag-aaral siya tungkol sa cartography, astronomy at celestial navigation noong nagtatrabaho pa siya para sa reyna. Nag-aral din siya ng mapmaking at explorations. Ang mga natutunan niya dito ang dahilan kung bakit naging matagumpay siya na explorer. Noong 1505, sumali si Magellan sa isang Portuguese fleet na papunta sa East Africa. Ilang taon ding nanilbihan si Magellan bilang isang manlalayag para sa Portugal. Noong 1509, sumali siya sa Battle of Diu, kung saan natalo ng mga Portuguese sa mga barko ng Egypt sa Arabian Sea. Matapos ang dalawang taon, napuntahan din ni Magellan ang Malacca, na ngayon ay parte na ng Malaysia. Sinakop ng Portugal ang port ng Malacca at dito natagpuan ni Magellan ang kanyang alipin na si Enrique. Sa Battle of Azamor sa Morocco noong 1513, nahulog ang sikat na manlalayag mula sa kanyang kabayo at nagtamo siya ng suka. Dito nanggaling ang kanyang maliit na pilay. Dahil nanalo sila sa labanan, maraming natanggap na spoil si Magellan at ang kanyang mga kasamahan. Pero sa kasamaang palad, dito din nanggaling ang kaso na nagpabago ng kanyang buhay. Pinagbintangan siya ng illegal trading. Matapos may mag-report sa kanyang superior na binebenta umano ni Magellan ang kanyang mga natanggap na spoils sa locals para kumita. Pero hindi ito totoo. Matapos ang malawakang investigasyon, napatunayang inosente ang sikat na manlalayag. Subalit dito nagsimulang maputol ang kanyang magandang relasyon sa hari ng Portugal. Sa mga panahong iyon, ang hari ng bansa ay walang iba kundi ang kapatid ni Queen Leonora, ang kanyang dating amo. Kahit inosente si Magellan, hindi nagustuhan ni King Manuel ang mga ibinintang sa kanya, kaya hindi siya pinaburan ng hari. Noong bumalik si Magellan mula sa expedition, humingi ito sa hari na lakihan pa ang kanyang sweldo dahil sa kanyang mga nagawa sa bansa. Pero hindi pumayag ang hari. Nang humingi siya ng pahintulot na sumali sa iba pang mga expeditions ng Portugal, tinanggihan siya ni King Manuel. Sa mga panahong iyon, naramdaman na ni Magellan na hindi na pabor sa kanya ang hari. Gayunpaman, nagpresenta pa rin siya ng isang expedition papunta sa Spice Island. Kakaiba ang ruta na naisip ni Magellan. Maglalayag siya pakanluran papunta sa isla. Isang ruta na hindi pa nagagamit ng kahit sino man. Sa kanyang kalkulasyon, maaari silang makadiskubre ng ruta na mas mabilis pa sa dadaanan ng kanilang karibal, ang Espanya. Hindi pa rin pumayag ang hari, pero pinahintulutan niya itong magpresenta ng kanyang plano sa ibang mga hari o bansa
at ito mismo ang kanyang ginawa. Nagpunta siya sa Caribal ng Portugal at prinisenta ang kanyang plano kay King Charles I ng Spain. Agad na nagustuhan ng hari ang plano ni Magellan at pumayag siyang sustentuhan ito para sa Espanya. Para sa mahabang ekspedisyon, bumuo ng mahigit kumulang 270 crew ang Spain na siyang maglalayag sa 5 barko, ang Victoria, Concepcion, San Antonio, Santiago at ang Trinidad na siyang sasakyan ni Magellan. Halos lahat ng tao ni Magellan para sa ekspedisyon ay Espanyol maliban sa ilan. Kasama din ni Magellan ang kanyang utusan na si Enrique at isang Venetian scholar sa pangalang Antonio Pigafetta. Ang may-ari ng journal na siyang nag-iisang record sa mga nangyari sa ekspedisyon. September 20, 1519, nagsimula na ang paglalayag ni Magellan mula sa Espanya. Una nilang tinawid ang Atlantic Ocean hanggang sa nakarating sila ng Brazil. Bumiyahe sila patimog upang maghanap ng madadaanan papunta sa Western Route na gustong tahakin ni Magellan. Noong una ay napasabak ang grupo sa matinding bagyo na talaga namang sumubok sa kanila. Pero nang huminto na ito, ibang problema na naman ang dumating. Marami sa mga Espanyol na manlalayagang hindi masaya na isang Portuguese ang namumuno sa isang Spanish expedition. Nagkaroon ng pag-aalsa ang ilang mga Espanyol sa grupo. Hindi ito pinalampas ni Magellan at agad niyang ipinakita na siya ang pinakamakapangyarihan sa grupo. At walang sino man ang pwedeng kumwestiyon nito. Pinapatay ni Magellan ang karamihan sa mga nag-alsa at ang iba ay iniwan sa isang isla ng walang pagkain at tubig. Sa mga panahong iyon, 4 na bangka na lamang ang natitira sa ekspedisyon. Una nang nagiba ang Santiago at Gumuho. Sa kabutihang palad, naisalba ng ibang mga grupo ang crew nito. Mahigit kumulang 1 taon ding naglayag ang grupo hanggang sa nakita nila ang kanilang hinahanap. Nasa South American coast sila, pumunta sa Cape Virgin at di nagtagal ay nakakita din sila ng isang lagusan papunta sa isang malawak na karagatan. October 21, 1520, sa dulo ng South America, nakahanap ang grupo ng isang street na magdadala sa kanila sa rutang gusto nilang daanan. Kilala natin ang street na ito ngayon bilang The Strait of Magellan. Hindi naging madali ang paglalayag nila sa street. Sa katunayan, dahil dito, trumaydor ang crew ng San Antonio sa grupo. Bumalik sila sa Atlantic Ocean at bumalik sa Espanya. Ngayon ay 3 barko na lang ang natitira sa ekspedisyon. Matapos ang mahigit na 1 buwan na paglalayag, isang malawak na karagatan ang sumalubong sa grupo. Namangha si Magellan sa kalmadong karagatan at naisip niya na pangalanan itong Pacificus, ang Latin word para sa tranquil o kalmado. Kilala na din ang karagatang ito ngayon bilang ang Pacific Ocean. Oo, ang sikat na manlalayag ang nagpangalan sa Pacific Ocean. Sa mga panahong iyon, maliit lamang ang alam ng mundo tungkol sa kung ano ang makikita paglagpas ng South America. Kaya naman, inakala ni Magellan na mabilis lang ang pagbiyahe niya sa loob ng Pacific Ocean. Ang hindi niya alam, napakalawak pala ng karagatang ito. Sa katunayan, umabot sa 3 buwan ang kanilang pagtawid. Halos naubos na ang pagkain ng mga crew. Kumain na lang sila ng mga biscuit at may iba pa nga na nagluto ng mga nakita nilang daga sa mga barko. Noong March 1521, nakarating sila sa isla ng Guam at sa wakas ay nakakuha na din ng mga pagkain at iba pang supplies na kailangan nila. Noong March 16, 1521, natagpuan ng grupo ni Magellan ang Homonhon Island na ngayon ay kilala natin bilang Samar. Sa mga islang pinupuntahan ni Magellan, palagi siyang nakikipagkaibigan sa mga local leaders. Sa tulong ng kanyang alipin na si Enrique, nagbibigay siya ng mga regalo at ipaparating sa mga pinuno na dumalaw siya upang makipag-alyado. Maraming alam na lingwahe si Enrique, kaya naman napaka-importante niya sa mga ekspedisyon. Nang dumating si Magellan sa Cebu, agad niyang nakaalyado si Raja Humabon, isa sa mga pinuno ng mga isla sa Cebu. Nakumbinsi ni Magellan si Humabon at ang kanyang asawa na magpabinyag na Katoliko at niregaluhan niya ang mag-asawa ng isang Santo Niño. Dito unang nakilala ng mga Pilipino ang relihiyong Kristyanismo. Pumayag din si Humabon na mag-alay ng serbisyo at katapatan sa hari ng Espanya. Dahil madali lang niyang nakaalyado si Humabon,
Inakala ni Magellan na magiging madali lang ang pagkumbinsi niya sa mga kalapit na isla. Diyan siya nagkakamali. Nagpunta siya sa isla ng Mactan at hinarap ang pinuno nila. Walang iba kundi si Lapu-Lapu. Hindi maganda ang pagtanggap ni Lapu-Lapu sa grupo ni Magellan at hindi ito pumayag na maging Kristiyano at magsilbi sa ilalim ng hari ng Espanya. Nainsulto si Magellan sa ginawa ni Lapu-Lapu at sa mga sumunod na araw, nangyari ang Battle of Mactan. Sa mga panahong iyon, magkaaway na si Humabon at Lapu-Lapu. Kaya naman, marami ang naniniwala na may impluwensya din si Humabon sa desisyon ni Magellan na labanan si Lapu-Lapu. Siyempre, bilang kaaway niya, pabor kay Humabon kung matatalo ni Magellan si Lapu-Lapu. 60 Espanyol laban sa mahigit kumulang 1,500 Filipino warriors. Alam niyo na kung ano ang nangyari. Kumpiyansa si Magellan dahil mas moderno ang kanilang mga kagamitan, pero hindi ito umubra sa dami ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Gamit ang kanilang mga sibat at pana, natalo ng grupo ni Lapu-Lapu sina Magellan. Ayon sa journal ni Pigafetta, tumutok ang mga kalaban kay Magellan dahil alam nilang siya ang pinuno ng grupo. Natamaan siya ng pana sa kanyang kanang paa, kaya pinaligiran siya ng mga Espanyol upang protektahan. Pero nabigo sila. Tinamaan si Magellan ng isang pana na siyang nakasugat sa kanyang braso. Nung nakita nila ang mga tama ni Magellan, agad tumakbo ang mga Pilipinong mandirigma papunta sa kanya. Natamaan na naman siya sa kanyang paa at ikinatumba niya ito. Doon na tinapos ni Lapu-Lapu ang buhay ng sikat na manlalayag. Bumalik ang mga nakatakas na Espanyol kay Humabon sa Cebu. Pero ang hindi nila alam, hindi na pala kaalyado ang tingin ni Humabon sa kanila. Inimbita sila sa isang salo-salo at doon ay pinatay sila ng mga tauhan ni Humabon. Mahigit kumulang 30 crew members ang namatay sa engkwentro nila ni Humabon. Agad tumakas sa mga natirang manlalayag at umalis na ng Cebu. Sa mga panahong ito, 2 barko na lang mula sa 5 ang natitira para sa ekspedisyon. Noong November 5, 1521, nakarating na rin ang Victoria at Trinidad sa Molucas Island. Nakipagkalakalan sila ng spices. Lahat ng kaya nilang ikalakal ay kinalakal nila dito. Pinuno ng mga crew ang 2 barko ng spices. Nilagyan lahat ang bakanteng espasyo sa barko ng mga spices na nakuha nila. Subalit noong pabalik na sila ng Espanya, nagkaroon ng hidwaan ang 2 kapitan sa rutang tatahakin pabalik. Sa huli, napagdesisyonan ng Trinidad na gamitin ang rutang tinahak nila papunta sa Pilipinas at tumawid muli sa Pacific Ocean. Ang Victoria naman ay hindi sumunod sa Trinidad at ginamit ang Portuguese route. Sa kasamaang palad, nahuli ng Portuguese fleet ang Trinidad at ikinulong ang crew nito. At noong September 6, 1522, dumating ang Victoria sa Seville, Spain. Sa huli, kaunti lamang ang matagumpay na nakabalik sa Espanya. Ang kapitan ng Victoria na si Juan Sebastian Elcano at 18 crew members mula sa 270 na miyembro na sumabak sa ekspedisyon, 3 taon na ang nakalipas. Ang tanong ngayon, si Magellan nga ba ang unang nakaikot sa buong mundo? Siguro nahulaan niyo na base sa ating kwento. Hindi. Si Magellan ang pinuno ng ekspedisyon na unang nakaikot sa buong mundo, pero namatay siya bago pa ito matapos. May ilang eksperto ang nagsasabi na posibleng si Enrique ang alipin ni Magellan ang unang nakagawa nito. Noong namatay si Magellan, naging malaya na si Enrique. Posibleng nakatakas ito noong trinaydor sila ni Humabon at bumalik sa kanyang tahanan. Kung naunahan niya ang Victoria na magpunta pa sa Spice Island, maaaring si Enrique ang unang nakaikot sa buong mundo. Pero walang malinaw na ebidensya para dito. Ang alam ng marami, ang unang nakaikot ay sina Juan Sebastian Elcano at ang 18 crew members na sakay ng Victoria na nakabalik sa Espanya. Hindi man si Magellan ang unang nakaikot sa buong mundo, hindi na rin may pagkakailang impluensya at legasiya na iniwan niya. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Magellan? Ano ang mga bago niyong natutunan? Ano ang masasabi niyo sa kontribusyon ni Magellan sa buong mundo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.